Ano po ba natin pinahalagahan ng salita ng Diyos sa ating pong mga buhay? Gaano natin siya binavalue sa buhay natin? Ako po personal, binavalue ko po ang salita ng Panginoon as part of my life. As a part of a life, my lifestyle sa buhay ko po. Sapagkat sa mga panahon na nangangailangan ako ng encouragement, ako po ay gibang-giba sa samot sa hari mga pagsusubo. Ang takbuhan ko ay ang salita ng Diyos. Kapag kailangan ko ng direksyon sa aking mga desisyon, ang tinatakbuhan ko po ay salita ng Panginoon. Kapag nangailangan ako ng provision, hinahanap ko yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi mawawala sa buhay ko po ang salita ng ating Panginoon. Kaya po tuwan-tuwa ako pag bigyan ng pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Kasi niniwala ako na ang salita ng Diyos hanggang sa ngayon ay buhay at kumikilos. Kumbaga, hindi nawawala sa uso ang salita ng Diyos. Maraming magkasabing baduy na yung salita ng Diyos. Pero even yung pandemic itself, tinuruan tayo na maghanap ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Maraming tao sa paligid natin ngayon, nagiging reality nyo nila ang salita ng Diyos. Sapagkat alam naman natin sa nangyaring pandemic, walang ibang pwedeng takbuhan na makapangyarihan maliban sa Diyos. At alam kong ginagamit niya ang kanyang salita upang maranasan natin ang pagkilos niya sa ating mga buhay. Kaya kung pinahalagahan natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay, let's spread it. Let's keep on sharing the Word of God sa ating mga pamilya, kaibigan, kakilala, katrabaho, upang hindi lang tayo nakakaranas ng pagsasaliksik sa kalooban ng Diyos, kundi upang makatulong din tayo sa iba, sa mga nangangailangan na alam natin kailangan na kailangan ng salita ng Diyos. Kasi evident na sa buhay natin ngayon na ang salita ng Diyos ay kumikilos pa rin hanggang sa ngayon. Kaya kung evident ito sa buhay mo, naranasan mo, why not share it to your family, share it to your friends, sa co-workers mo. At para, paruan na kayo nakakaranas ng pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa umagang ito, ito po yung gusto kong ibahagi sa inyo. Na ang mensahe ngayon ay makikita natin sa Acts chapter 13, verse 13 to 41. At pinamagatan ko pong itong two significant factors of spreading the Word of God. There are two significant factors na makikita natin dito sa talatang sa Acts chapter 13, verse 13 to 41 na naging factor upang maging ma-spread ang salita ng Diyos sa pamamagitan po ng buhay po ni Pablo. Ano po itong two significant factors of spreading the Word of God? Number one na dyan ay yung messenger, yung tagapagdala ng balita. At pangalawa po ay yung message itself o yung pinakaminsahe ng mensahero. Naniniwala po ako na tayong bawat isa nakikinig sa araw na ito, sa oras ito, naniniwala akong gagamitin ka ng Diyos para to spread the Word of God saan ka man naroon. Ikaw ay pwedeng gawin ng Diyos na mensahero at nagdadala ka ng mensahe mula sa ating Panginoon. As we go on sa salita ng Panginoon, makikita natin at maunawaan natin yung dalawang bagay na yan. Umpisa na natin yung the messenger. There are two characteristics na makita natin kay Pablo as God's messenger nung siya ay nagkaroon ng missionary journey. Number one na dyan ay willing. He is willing. As God's messenger, Paul is willing. Sinabi po sa verse 13 to 14, from Paphos, Paul and his companion sailed to Perga in Pamphylia, where John led them to return to Jerusalem. From Perga, they went on to Pisidia, Antioch. On the Sabbath, they entered the synagogue and sat down. Hindi ko po alam kung paano niyo po tatanggapin na nung time na nagkaroon ng missionary journey to sina Pablo, si Barnabas, at si John Mark, ay patungo para ibahagi ang salita ng patungo sa isang lugar kung saan magbabahagi sila ng salita ng ating Panginoon. It's either in the middle o sa start ay iniwan sila ni John Mark at umuwi siya sa Jerusalem. I don't know how you feel, pero it will be parang nakaka-discourage na malaman na yung kasama mo maglayag para tumungo sa isang lugar upang magbahagi sa salita ng Panginoon. And someone from your team ay biglang nawala, biglang umuwi, na nagpaalam, sabi, uuwi ako sa Jerusalem at hindi na po ako sasama sa inyo.
So siguro pakiramdam ko ay mararamdaman ni Pablo yung madi-discourage, pero hindi yun nararamdaman ni Pablo because he is willing to continue. Siya ay pumunta sa synagogue. Yung synagogue po ay lugar kung saan every Sabat o sa Sabat pupunta yung mga tao doon upang makinig at mag-aral ng salita ng Panginoon. Yun ang pinuntahan ni Pablo because kahit pa man iniwan siya ni John Mark, magpapatuloy ang salita ng Panginoon. And he is willing, as messenger, he is willing to continue kung ano yung pinapagawa sa kanyang Panginoon upang mapalaganap ang salita ng ating Panginoon. As a messenger, he is willing. Willing as a clay sa hands of potter. Di po ba? Parang willing ka na i-form ka ng potter kung ano man ang best para sa kanya. Sinabi po sa Jeremiah 18 verse 1 to 6, "This is the word that came to Jeremiah from the Lord. Go down to the potter's house, and there I will give you my message. So I went down to the potter's house, and I saw him working at the wheel. But the pot he was shaping from the clay was marred in his hand. So the potter poured it into another pot, shaping it as seemed best to him. Then the word of the Lord came to me. He said, 'Can I not do with you, Israel, as this potter does?' declares the Lord. Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand, Israel." So sinabi ni ng Diyos kay Jeremiah, ito yung mensahe ko sa Israel. Gagawin ko sa clay kung ano yung tingin kong mas mabuti sa kanya. There will be a time sa paramisip mo na there will be changes. Alam naman natin, di po ba, kapag may pagbabago sa buhay natin, kadalasan hindi natin madaling matanggap. Pero we must be willing as a clay sa potter's hand. Kung ano man ang i-form sa atin ng Diyos, Lord, as a your messenger, I am willing. I-forma mo ko sa according tingin mong best para sa akin. Tulad po na nangyari kay Pablo. As God's messenger na mapalaganap ang salita ng Panginoon, he is willing. Kahit ano pa man mangyari, kahit na iniwan siya ni John Mark, siya pa rin ay willing to continue, willing to move on, kasi niniwala silang mahalaga para sa kanya ang mapalaganap ang salita ng Panginoon. Pangalawang karakteristik ng messenger ay siya ay available. Sinabi po sa verse 15 to 16, "After the reading from the law and the prophet, the leaders of the synagogue sent word to them saying, 'Brothers, if you have a word of exhortation for the people, please speak.' Standing up, Paul motioned with his hand and said, 'Fellow Israelites, and you Gentiles who worship God, listen to me.'" Bukod po sa willingness o sa puso na willing si Pablo, meron din po siyang karakteristik na siya ay available. He's making himself available. Nung time po na ito, kung alam po natin yung synagogue, kasi ang synagogue, dyan po sila nagbabasa ng scroll ng mga prophets, then pinagbabahagi na sila ng salita ng Panginoon. Then, nagkaroon ng opportunity na magbigay ng word of encouragement sa si Pablo sa kanyang mga fellow Israelites at sa mga Gentiles. He grab it. He is available. He is making himself available sa pagkilos ng Diyos, sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon sa mga taong nandoon sa lugar na iyon. Paul sees the opportunity that is available to share the word of God. It shows that Paul made himself available at that time when opportunity strikes. He grabbed the opportunity to share the word of God. May pagkakataon na siya na makapagbahagi. Ito yung pinunta niya sa lugar na yun. Ito yung dahilan kung bakit siya nagkaroon ng missionary journey, is to spread the word of God, is to share the word of God. May pagkakataon na, and he is available. He made himself available na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Kaya na dumating na yung opportunity and he is available, he grab it. As a messenger of God, he's making himself available sa pagkilos ng Diyos. Sinabi po sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 16, "Be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil." Mga kapatid, naniniwala ako na we just need to make ourselves available. Opportunity will come to you
knock on your door or knock on your paths, 'di ba? Nawa parang si Pablo, available siya ng time na 'yon. Kaya ang ginawa niya, nagkaroon ng opportunity, he grabbed the opportunity at siya pa ay nakapagbahagi ng salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, there will be opportunity in front of us na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Let us make ourselves available para pag dumating yung opportunity na pwede na tayong magbahagi ng salita ng Panginoon, grab that opportunity. Kasi you are making yourself available, an opportunity will come, grab it, at gagamitin tayo ng ating Panginoon upang ma-spread ang Word of God sa ating pang mga buhay. Naalala ko tuloy yung storya ng feeding of the 5,000. Makita natin yung storya nito sa John chapter 6 verse 1 to 11. Basahin po natin sa Tagalog. Sinabi po dito, pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag din lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ng kanyang mga alagad at naupo doon. Noon ay malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam niya na ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 20 pila ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tagkakaunti. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, meron po rito isang batang lalaki na may 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? Paupuin nyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo nga ang mga tao, sa kanilay may humigit kumulang 5,000 mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi iyon sa mga tao na kaupo. Ganon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Kung mapasin po natin mga kapatid na merong opportunity yung mangyari ang kalooban ng Diyos. Merong available na isang lalaki na may batang lalaki na may dalang limang tinapay at 2 isda. Napakain ng limang libong tao. Isipin niyo po 'yun ano. Available yung bata. Binigay niya, he is willing. He is available, binigay niya yung kanyang dalang tinapay at isda. Isipin mo lang mga kapatid kung yung batang lalaki nagdamot, hindi niya binigay, hindi siya willing na ibigay, at hindi siya nandoon, hindi siya available ng pagkakataon na yan. Naniniwala akong may gawain ng Diyos sa buhay niya, kaya siya nandoon, kaya siya available, at kaya siya willing. Mga kapatid, kung ilulugar natin ang ating mga sarili, sa mga sitwasyon na ito. Are you willing to be the messenger of God? Are you available? Are you making yourself available to be a messenger of God? Sinabi po ni Sunday Adelaha, we often see ourselves as small, insignificant citizens, but God sees in us as His messenger. Maari sa tingin mo, sino ba naman ako? Wala naman akong ganong kagaling talento. Hindi naman ako masyadong matalino. Hindi naman ako magaling. I am insignificant. Wala akong magtutulong. Wala akong maiambag. Pero, tingnan natin 2 karakteristik. Are you willing? Are you available? Kapag tayo ay nagdi-desire na gamitin tayo ng Diyos as His messenger of the Word of God, 2 karakteristik ang kailangan maunawaan. We must be willing magpagamit sa ating Diyos. At pangalawa, let's make ourselves available para pag dumating na yung pagkakataong magbahagin sa salita ng Panginoon, ask yourself, am I willing to be His messenger? Am I making myself available? Regardless of our situation, tingin mo man sa sarili mo hindi ka magaling, tingin mo man sa sarili mo ay
patpatin o walang may tutulong, walang may iaambag sa lipunan, tandaan natin, tinitingnan tayo ng Diyos as His messenger ng kanyang mensahe sa lupang ito, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, kakilala, katrabaho. We only need to be willing and available. Amen po ba doon? Pangalawang significant factor to spread the word of God is the message itself. Bukod sa messenger, yung nagdadala po ng mensahe, ay yung kung ano yung mismo, yung pinaka-mensahe. So, nung time na ito, tumayo nga po si Pablo. Nag-motion siya, sabi niya, mga Israel at mga Hintil, pakinggan niyo ako. Ngayon, ito na yung important, isa sa mga importanteng bagay. Ano yung mensahe na pinapasabi ng Diyos? Ano yung mensahe nilagay ng Diyos sa puso ni Pablo ng time na ito na ibahagi sa lugar po ng sinagoga na pinuntahan niya? Dalawa pong bagay. Unang bagay is the faithfulness of God at ang pangalawang bagay is the gospel of Christ. Umpisahan natin sa faithfulness of God. Sinabi po sa verses 17 to 22, the God of the people of Israel shows our ancestors He made the people prosper during their stay in Egypt. With mighty power, He led them out of that country. For about 40 years, He endured their conduct in the wilderness. And He overthrew 7 nations in Canaan, giving their lands to His people as their inheritance. Verse 20, all this took about 450 years. After this, God gave them judges until the time of Samuel the prophet. The people asked for a king, and he gave them Saul, the son of Kish, of the tribe of Benjamin, who ruled 40 years. After removing Saul, he made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Makikita natin dito na pinapaunawa ni Pablo sa kanyang mensahe, pinapaunawa ni Pablo sa mga Israel, naging tapat ang Diyos sa inyo. Sinamahan kayo ng Diyos. It is impossible to read the history of Israel and you cannot see how God is faithful to the nations of Israel. Isang maliit na lahing, pinili, pinagsagaan, ipinanalo ng Diyos na napakaraming laban sa malalaking bansa. Pagsusubok na at pinaranas ng malalaking mga miracles. Out of this world, kung papaano tinulungan ng Diyos o yung naging tapat ang Diyos sa buhay po ng mga Israel. Talagang pag binasa nyo po yun throughout the history of Israel, makikita nating tapat nga ang Diyos. Kahit na hindi naging tapat yung Israel sa Diyos, na natiling tapat ang Diyos. Ito yung sinasabi ni Pablo na mensahe niya sa mga taga-Israel sa sinagoga that time. Hindi lang po sa panahon ni Pablo ng time na siya ay nagpipreach sa sinagoga nito. Maunawaan natin kahit sa buhay natin sa ngayon. Noon, tapat ang Diyos. At sa buhay natin ngayon, tapat pa rin ang Diyos. Ano man yung pinagdaanan natin, ano man yung time na tayo ay tumalikod sa Diyos, hindi tumalikod ang Diyos sa atin. Naging tapat ang Diyos sa atin. Kung paano na lang tayo hindi naging tapat sa Kanya, ganoon naman siya katapat sa atin. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay, hindi tayo iniwan ng Diyos. Ang maganda nga yung term, ipinanalo tayo ng Diyos. Sinabi po sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, Know therefore that the Lord your God is God. He is faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandment. Kahit anuman ang sitwasyon natin sa buhay, tapat ang Diyos noong panahon ng Panginoong Jesus, ng panahon ng Israel, panahon ng ni Jesus, at kahit sa panahon natin ngayon, tapat ang Diyos sa ating pong bawat isa. Ano man ang naranasan natin ngayon, hindi natin pwedeng i-deny yung katotohanan. Tapat ang Diyos sa buhay natin. Sinabi din po sa Lamentation chapter 3 verses 22 to 23. At alam ko pong alam niyo na po ito at memorize na po karamihan sa inyo yung verses na ito. Sinabi dito, Because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassion never fail. They are new every morning.
Great is your faithfulness. Mga kapatid, nawa maunawaan natin sa oras na ito na ikaw na hanggang sa ngayon ay nagdududa pa rin sa katapatan ng Diyos. Tandaan natin na anuman ang naranasan mo sa mga panahon na ito, hindi natin pwedeng i-deny na naging tapat ang Diyos sa buhay natin. Pinagtagumpay tayo ng ating Panginoon. Ipinanalo tayo ng Diyos. Anuman ang sitwasyon natin, kahit nasaan ka man ngayon ang sitwasyon ng buhay mo, ay iniwala ko mga kapatid, ipapananalo ka ng Diyos. Ipananalo ka ng Diyos. Pagtatagumpayin ka niya. Tapat ang Diyos sa buhay po natin bawat isa. Pangalawang bahagi ng mensahe ni Pablo ng time na ito ay yung Gospel of Christ. Makita po natin ito sa verses 23 to 41. Hindi ko na po babasahin. I encourage you, basahin niyo po ito maya-maya. Verses 23 to 41. Bibigyan ko po kayo ng highlight. Sinasabi ni po ni Pablo dito kung paano ang Panginoong Jesus ay walang kasalanan pero ipinapako pa rin siya at namatay, pero hindi siya nanatiling patay, siya ay muling nabuhay. So, binabahagi ni Pablo kung paano ang Panginoong Jesus ay siya yung pinaka-savior. So, ito po yung mensahe, pangalawang bahagi ng mensahe ni Pablo nung panahon na ito. May dalawang importanteng bagay panungkol sa Gospel of Christ. Number one na dyan po ay yung pagkamatay ng Panginoong Jesus. Di po ba, ang Panginoong Jesus ay walang kasalanan, pero ipinapako pa rin siya at namatay. Siya yung naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Naniniwala tayo ng kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ng kamatayan ng Panginoong Jesus ang naging kabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya pwede tayong mamuhay na merong kalayaan sapagkat binayaran na ng Panginoong Jesus yung kabayaran ng ating kasalanan, which is yung kamatayan. So yun yung isang importanteng bagay panungkol po sa Gospel of Christ, na dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus, nagkaroon po tayo ng ating kalayaan. Kalayaan dun sa kasalanan na nagpapahirap sa atin. Inako na ng Diyos yun. Namatay siya para doon. So, bakit nga po ba ito importante? Gusto ko pong maunawaan natin yung kalagahan na binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. Pwede tayong mag-say no sa kasalanan sapagkat pinalaya na tayo ng Diyos sa kasalanan niyan. Kung hanggang sa ngayon ay namumuhay pa rin tayo sa kasalanan o ginugusto pa rin natin ang kasalanan, tandaan po natin mga kapatid, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus, you can say no to sin. You can say no sa mga bagay na umaalipin sa iyo. Pinalaya ka na ng Diyos, binayaran ng Diyos yung kasalanan mo. You don't have to deal with yung guilt sa puso mo na sinasabing makasalanan ka pa rin. Kaya kung hanggang sa ngayon may nagkukondem pa rin sa iyo na makasalanan ka, hindi ka na magbabago, mamatay ka ng ganyan, tandaan natin kung bakit namatay ang Panginoon Jesus. Pinagbayaran niya yung kasalanan yan for us to have freedom. It is for freedom that God has set us free. Pangalawang bagay panungkol sa Gospel of Christ is yung resurrection. Many interesting stories about resurrection. Alam naman natin, di ba, na ang Israel that time ay alipin ng mga Romano. So, itong mga Israel, saniniwala sila na ang Panginoong Jesus ay Savior. Nung ito ay threat sa mga Romano. Kasi kapag nagkaroon sila ng Savior, kawawa yung mga Romano. Kaya ginawa, sinikap ng mga Romano palabasin na hindi Savior si Jesus Christ. Hindi siya at isang important na evidence na Savior ang Panginoong Jesus kung siya ay mag-resurrect from the dead. Kaya sinigurado ng mga Romano ng time na yan, hindi mag-resurrect si Jesus Christ. Kaya anong ginawa nila? Nilagyan nila ng malaking pato yung libingan ng Panginoong Jesus. At hindi lang po yun, binigyan pa niya ng tagabantay para masiguradong hindi siya mabubuhay muli. Pero nang ganap ang plano ng Diyos, sa ikatlong araw na namatay ang Panginoong Jesus, siya ay muling binuhay ng Diyos. Nag-resurrect ang Diyos. At dahil nagkaroon ng resurrection, all of us have perfect hope sa ating Panginoon. Kung ang kamatayan ay dinipit na ni Jesus at ang Jesus na ito na kinakilala natin Panginoon ay nasa puso natin, maniwala tayong
tayo din ay magkakaroon ng resurrection sa bandang huli kasama ni Jesus Christ. Hindi kayang nagapina ng Diyos ang kamatayan. Ano pa hindi pa niya kayang gawin sa buhay natin pong bawat isa. We have a perfect hope sa Panginoong Jesus because He resurrected, He defeated death, He resurrected. That's why we have a perfect hope sa ating Panginoon. Di po ba, isa po itong napakagandang balita? Kasi sinabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jews, then to the Gentiles." Sinabi ni Pablo, hindi ako nahihiya sa good news, sa gospel, because it is the power ng salvation ng mga tao. Nawa, ganun din po tayo. When we heard the good news, when we received the good news, we cannot contain it. We must tell it to our family, to our co-workers, to our friends, kasi alam nating ito yung daan upang sila ay magkaroon ng salvation, yung gospel of Christ. Tulad na lang po na nangyari sa babaeng Samaritana. Balikan natin yung story ng babaeng Samaritana na makita natin sa John chapter 4, verses 39 to 42. Basahin po natin. "Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony." Yung babaeng Samaritana nga po. "He told me everything I ever did. So when the Samaritan came to him, they urged him to stay with him and stay for 2 days. And because of his word, many became believers. They said to the woman, 'We no longer believe just because of what you have said. Now we have heard up for ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world.'" Na makita ng babaeng Samaritana itong Panginoon Jesus, alam niya siya yung Savior. Kaya ang ginawa niya, umuwi siya sa kanyang bayan, binahagi niya yung kanyang naranasan, binahagi niya kung sino sa Panginoon Jesus sa buhay niya, at dahil doon, nakilala ng maraming tao sa taon niya ang Panginoong Jesus. Ngayon, ang sabi nila, "Naniniwala kami hindi lang dahil sa sinabi mo, kundi dahil narinig mismo namin sa Kanya. Kaya naniniwala kami na ang Panginoong Jesus ito ang Savior ng mundo." Exciting, di po ba? Dahil sa testimony o dahil sa pagpapahayag ng salita ng Diyos o kinuwento ng babaeng Samaritana ito ng Panginoong Jesus, maraming tao naniniwala sa Panginoong Jesus. Di po ba nakakatuwa? Na ang encouragement ko nga po mga kapatid, maging ganito rin tayo kung paano yung babaeng Samaritana ito na nakatagpo ang Panginoon Jesus, nakilala ang Panginoon Jesus, hindi, she cannot contain it eh. Binahagi niya ito sa kanyang mga kapitbahay, kakilala, at many of them believe that Jesus is the Savior of the world. Sinabi po ni Francis Chan, "Proclaiming the gospel to a lost world cannot be just another activity to add to church crowded agenda. It must be the central to who we are. It forms our identity." Ito po yung ating identity, ang mag-spread the word of God. Yung gospel itself, hindi lang siya yung agenda sa ating church. Yung activity lang siya, kundi it's a way of our lifestyle. It's a way of our living. Lifestyle na natin ang pag-share ng gospel sa mundo. Hindi po ba nakakatuwang isipin na ng salita ng Diyos ay bahagi ng napakahalagang bahagi ng ating mga buhay? Sabi nga ni Francis Chan, it is our identity. Nawa, ganito rin po tayong bawat isa. We value the Word of God as our lifestyle, as our identity. Ito yung ating pagkatawag, ito yung dahilan bakit tayo nabubuhay, is to spread the Word of God. Kaya tayo nakakilala sa Panginoon is to share it with our family, with our friends, with our co-workers, with our neighbors, our community. Nawa, tulad na nangyari kay Pablo sa panahon ito, siya ay naging mensahero natin, Panginoon, na may dalang napakagandang mensahe. At ano niya po naging resulta? Sinabi po sa Acts chapter 13 verse 49, "The word of the Lord spread through the whole region." Dahil po sa pagkakataon na nakapagbahagi si Pablo ng salita ng Diyos sa sinagogang iyon, nag-spread yung salita ng Diyos throughout the region.
Napaka-amazing ang pwedeng gawin ng Diyos kung tayo lamang ay magpapagamit sa Kanya. At kung tayo lamang ang magbubukas ng ating bibig at sasabihin natin ang salita ng Diyos sa ating mga kaibigan, gagamitin na ng Diyos yun para patuloy na magdala ng pagbabago ng buhay sa ating pong mga community. Ngayon mga kapatid, ano yung challenge sa atin sa umagang ito? Ang challenge sa atin, number one, be God's messenger who is willing in making ourselves available for the work of the Lord, including spreading the word of God. We must be willing, we must making ourselves available to the work of the Lord. Gagamitin tayo ng Diyos. Yes, ikaw. Ang kailangan lang ay maging willing at maging available tayo sa pagkilos ng Diyos. Most especially, alam ko na iniwala kung gagamitin ka ng Diyos to spread His word sa iyong pamilya at sa iyong mga kaibigan. Pangalawang challenge mga kapatid sa umaga nito, speak about God's message. Talk to your family, relatives, and friends about God's faithfulness sa buhay mo at yung kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng Gospel of Christ. Katapatan ng Diyos, ikwento mo paano ka na-save sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan. Ikwento mo ng ikwento. Sigurado ko gagamitin niya ng Diyos para magbigay ng pagbabago ng buhay sa iyong pamilya at sa iyong mga kakilala. Alam kong gagamitin ka ng Diyos. Amen po ba dun mga kapatid? Nawa, naging pagpapala sa atin sa umagang ito ang mensahe niya. Kaya po, let's take heed the word of God. Let's be willing to be His messenger. Let us make ourselves available na magamit ng Diyos na makapagpalaganap ng salita niya sa lugar natin. At pangalawa po, ikwento natin yung katapatan ng Diyos sa buhay natin bawat isa at yung sa kagandahang loob kung paano tayo nagkaroon ng salvation sa buhay natin. Purihin ng Diyos sa umagang ito, nawa napagpala tayo pong bawat isa. The more ako po ay pinagpala ng Diyos, naniniwala ako na merong mahalagang gagawin ng Diyos hanggang sa ngayon sa buhay po natin bawat isa. Kaya excited ako sa mga gagawin natin bawat isa pagkatapos ng minsan ito. Alam ko, na-encourage kayo at nawa, magpatuloy tayong ma-encourage na mag-spread ng Word of God. Pangalandakan natin ang salita ng Diyos. Ipamahagi natin sa ating pong mga kaibigan, kakilala at kapamilya. Maraming po salamat mga kapatid sa pagkakataon mga pagbahagi. Hayaan nyo lamang po na ipagkatiwala ko po tayo pong bawat isa sa umaga ito sa pamamagitan ng panalangin. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming pong salamat sa mensahe mo sa umagang ito. Lord, tulad ni Pablo sa kanyang missionary journey na ginamit mo, Panginoon, upang mapalaganap yung salita ng Diyos. At yung pinaka-main goal, Panginoon, is to make disciples, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita mo, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa umagang ito, give us a heart of willingness na magpagamit sa iyo. Lord, give us na pagkakataon na maging available kami sa mga pagkakataon na darating sa buhay namin, Panginoon. Lord, gamitin niyo po kami as your instrument ng salita mo, Panginoon. Pagpalain niyo nga po kami bawat isa, pagpalain mo na nga po ang bawat pamilya namin, patuloy niyo po kaming gamitin. Marami po salamat. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, maraming salamat po sa pagkakataon pinagkalad niyo po sa akin, makapagbahagi sa inyo sa salita ng Panginoon. Pagpalain po tayong bawat isa. God bless us all po.